Good day mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Toyota Tugigiraw para i-feature itong nakadisplay nila na Hilux Conquest Onyx or Oxide Bronze Metallic Color. Ito po ay kagaya ng feature natin dati na Oxide Bronze Metallic Color din. Pero yun is 4x2 variant. Itong i-feature natin ngayon ay 4x4 variant. Ang pagkakaiba nilang dalawa is yung drivetrain lang na 4x4 tsaka 4x2. Tsaka yung furniture natin dati is naka-setup na or naka-upgrade na ang kanyang mugs and tires. Ito po is naka-stack tires. Parehong-pareho po mga kaibigan. Ang itsura ng 4x2 tsaka 4x4. Parehong automatic din. Automatic din po itong feature natin. Automatic transmission. Mas malaki lang po ang engine nito, which is 2.8 liter diesel engine. Ang kanyang displacement po is 2,755 cc with maximum output of 204 PS at 3,400 RPM. At ang maximum torque naman niya is 500 Newton meters at 1,600 to 2,800 RPM. Fuel system niya is direct injection common rail at yung dimensions nila is parehong pareho pati yung transmission nila is 6 speed automatic. At ang 4x2 naman po is 2.4 liter diesel, 4 cylinder, 16 valve, double overhead cam and variable nozzle turbo. Meron po siyang displacement na 2,393 cc. Maximum output of 150 PS at 3,400 RPM at maximum torque of 400 Newton meters in 1,600 to 2,000 RPM. Ang presyo po nila mga kaibigan is sa 4x4 automatic 1,919,000 pesos plus insurance plus LTO and TPL. Sa 4x2 automatic naman po 1,544,000 plus insurance plus LTO and plus TPL. Meron silang price difference na 375,000 pesos po. So sa halagang yun, ang pagkakaiba lang nila is yung drivetrain nila na 4x4 at yung sa power output na 54 horsepower at yung sa torque na 100 Newton meters torque. So, nasa sa inyo na mga kaibigan kung alin sa 4x2 tsaka 4x4 ang pipiliin nyo. Sa itsura, sa specifications, sa accessories, ay parehong-pareho lang po sila. So, walk around video lang po natin itong naka-display. Naka-radar na siya for the adaptive cruise control. Ito yung 360 degree camera niya sa may side mirror. Yung camera niya sa likod for backing na napaka importante. Meron din siyang mga sensors, dalawa sa harap at meron siyang apat sa likod na backing sensors na very useful sa mga ganitong sasakyan. Yung underrun protector niya or yung engine protector is steel, yung parang sa Fortuner na napakaganda. Suspensions po nito is sa harap, double wishbone with stabilizers. At sa likod is leaf spring with shock absorber. Iba yung sa GRS. KYB yata yun na kulay blue yung parang ring niya. Dito is parang may pagka-purple or brown. Ito ang lamang ng Conquest po sa GRS. Full-size spare tire po siya. Sa GRS is steel rim. Sa pangilalim is siguradong sigurado ka po pag sa Toyota. Very reliable po ang underneath or yung frame niya.
meron siyang ornament sa taas na dumagdag sa kanyang pagkapogi, pati itong sports bar niya na napakaganda ng pagka-design ng Toyota rito. Naka-smart entry system po ang kanyang pintuan. So, magandang feature po 'yan. Ang kanyang pintuan ay meron pong cloth insert. At ang kanyang driver seat is 6-way manual adjust with fabric seats. Na para sa akin ito yung downside ng Conquest. Sa kanyang price point po is mas maganda sana kung naka-leather po ang upuan nito at naka-power adjust ang kanyang driver seat. Siguradong mas malaki ang sales nito. Standard po yung kanyang armrest with cup holder sa likod. As the same, almost the same po lahat. Walang pagkakaiba sa 4x2 na Conquest. Interior and exterior po niya is parehong-pareho. Pati features, pati accessories niya, parehong-pareho po. Yan yung mga design na ganyan sa kanyang dashboard. Infotainment system, yung steering wheel, mga buttons niya is parehong-pareho po. Walang pagkakaiba. Ang center view mirror po niya is electrochromic, auto-dimming na. Standard na sunshade holder. Yung ceiling po niya is kulay black or dark. Infotainment system niya is malaki na, upgrade. Naka-push start button. Ito po yung control ng kanyang drivetrain. 4x2, 4x4, and 4-lock. Dual automatic aircon system na siya. Gated type na shifter na para sa akin, mas maganda kaysa dun sa may pipindutin ka pang button. Standard na handbrake, controls ng kanyang 360 degree camera at ng kanyang parking sensor. Ito yung switch ng kanyang cruise control na para sa akin hindi magandang location, nasa ilalim siya ng steering wheel. Mas maganda yung sa GL Grandia, naka-integrate na siya dun sa button sa may steering wheel. Magandang feature din ito ng Toyota, yung may cooling system siya na compartment. Maganda rin itong glove box niya. At itong napakagandang placement ng cup holder. Very accessible siya sa driver at saka sa passenger. Naka auto on off headlight na rin po siya, yung kanyang projector headlight. At intermittent mist ang kanyang wipers. Ito po ang bukasan ng kanyang gas tank cover at ang kanyang engine hood. Buksan po natin at tingnan natin ang kanyang makina. Naka-hood lift assist na po siya, so hindi mahirap po siyang iangat kasi mabigat po ang itong bonnet nito. So maganda, yun yung hydraulic type. Ito ang kanyang engine, yung 2.8 liter na engine ng Hilux Conquest 4x4. Parehong-pareho ang orientation, pati placement ng mga parts, kagaya rin nung sa 4x2. Mas malaki lang po itong makina nito kasi 2.8 liter ito. Yung sa 4x2 is 2.4 liter. So kayo po ang pumili, mga kaibigan, kung anong gugustuhin ninyo. Sa halagang 375,000 pesos, 4x4 or yung 4x2. Sa itsura, parehong-pareho. Yung sa 4x2 lang po noon na finiture natin is naka-upgrade or pinalitan na yung mags and tires, so mas mukhang pogi po yung tingnan. 235,000 pesos po ang halaga ng upgrade ng mags and tires noon, kaya magiging 1,779,000 po siya. Compare mo po sa 1,919,000 pesos ng 4x4 stock, which is meron siyang difference na 140,000 pesos. So ikaw po pumili, kaibigan, kung itong maporma o yung pipiliin mo yung may 4x4 system. By the way, available pa po itong oxide bronze metallic color na Hilux Conquest 4x4 automatic.
dito sa may Toyota Tugigiraw. Kung interested po kayo dito sa sakin na to or kung gusto niyo po siyang ma-avail, pwede ko po kayong i-assist. Comment lang po kayo at tutulungan ko po kayo para ma-purchase ninyo ito sa sakin na to. So that's all po, and as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.